Magandang hapon and welcome to our YouTube channel at ilang unfamiliar channel. So, ngayon guys ay kaapat na araw mula ng bagyong Odette. So, ganito pa naman yung paligid namin guys. Parang masakit sa ano, masakit sa dughan yung nangyari, pero ganun pala pagbuot sa Ginoo guys. So, atong dawato na lang kung unsay ano ang mga siguro kaparusahan sa ano sa mundo yung nangyari sa ano, or pagbuot sa Ginoo good guys yung nahitabo kay kamitanan angay. So thank you lang gihapon nga buhay pa tayo, mayroon pa tayong nasi ano na tirahan, even wala nang atop yung ating, wala nang bubong yung ating bahay, aming bahay guys. So, pasalamat lang gihapon ni kay kanang way na daot sa akong pamilya guys. So, lahat ng mga anak ko guys puro wala nang bubong yung bahay. So, pupuntahan natin yung mga tao na ano, nag-clearing sa kalsada. Si Donnie guys, naghahakot sa mga ano. Hi guys. Naghahakot sa mga kahoy na mga ano sa daan. Daming kahoy noon guys, kay yung mga taga-barangay nag bayanihan sila sa pagtulong-tulong sa ano, sa pag nag-clearing sila sa mga daanan guys. Parang makadaan yung mga sasakyan. So ito yung mga tao guys, tapos na sa ditong banda. Ito yung mga tao guys na ano, nagtulong-tulong sila lahat dito, parang makadaan yung mga sasakyan dito. So ayun, maraming salamat po sa inyo na tinulungan nyo yung ano, taga-barangay natin na maglinis ng mga ano, linis ng madaanan natin, parang makadaan yung mga sasakyan mula sa ibang barangay patungong highway. So maraming salamat na nahinlo na gud guys, na purma ng karsada. Ang si Donnie gihangat na, si Donnie hakot sa kahoy. Yung mga ano namin, yung mga gikawa na ka. Pasalamat yung mga tao dito guys, kasi yung mga kahoy na mga sinso sa ano, taga barangay yung sinso yung gigamit natin dito. So yung mga ano, yung mga tao isig padaplis kahoy guys, kay gamit kaayo magawa ng yung mga kahoy dito na mga straight na kanilang pinuputol ng sinso, magamit to sa pagtayo ng mga kubo. So kubo na lang yung mga kuan nila guys, itatayo nila kasi wala pang ika ano ng pabahay. Ito si Jan Paul guys, yung nag-sinso. Sila yung nag-operate ng chinso sa ano, sa mga kahoy dito. Wala na, kay lain naman po itong barangay dito. Lain ng barangay. Lain naman itong barangay, kamambuga naman po ito dito. May na lang, makaagin na ta sa kuan, di na ta magsigsoong-soong. So yung nangyari sa bahay namin guys, ano, walang bubong, halos sira lahat. Buti na lang mayroon pa kaming tinutulugan, kasi may yung mga dingding namin ay na okay pa. Yung atop lang namin, yung bubong lang namin yung nasira. Buti na lang hindi umuulan mula noong pag bagyo. Paano na lang guys, pag sabi nila mayroon namang bagyong paparating. Ah, wag na lang muna sana ang ulo umuulan, kasi hindi pa kami nakagalaw sa ano namin. Hindi pa kami nakagalaw sa bubong namin, kasi nag-isip-isip pa kami kung saan kami kumukuha ng para pangbili ng ano, maka ano ng
pabili ng bubong. Yung anak ko, guys. Tulong-tulong. Yung kapatid ko, guys. So, tulong-tulong siya parang mag- ngayon, Pasko! Kawawa naman yung mga tao dito, guys. Paano na lang? Paano na lang daw yung Pasko natin? So, si James, yun, tumutulong din sa paghakot ng mga kahoy. Paano na lang yung guys? Sabi nila, paano lang daw yung Pasko, pero sige na lang, magpapasalamat muna tayo, na lang tayo sa Panginoon, na buhay pa tayo, walang nasawi sa atin, pamilya. Pero, pagbuot na niya, guys, so atong dawat. Ito na yung anak ko, guys, nag-repair sa kanyang abuhan. Inay, basi na, malangkat na hinuunasun. Na, yung anak ko na si Jason. Nag-repair na lang sa si Man. Bahala nagmutulo, guys. Kasi walang wala silang lugar na makakainan kasi yung kanilang kusina ay nasira. Ibalik na lang mga skin nga daan, mga lansang. Hinay, paghinay. Ito yung kanilang guys. Yung kanilang lungaganan ay nandito na sa baba. Kasi na hugmak yung kanilang abuhan. Gidas hangin, guys. Ito naman si Jisame. Naghuhugas ng plato kasi yung mama niya naning kamot. Nimbalik sa trabaho, guys. Ipabalik sa ilang amo kasi parang makabili daw ng bigas. Paano na lang yung guys, bahay basta makabili ng bigas. Taro nga, hugas, day. Si Jisami na yung tig hugas kasi yung papa niya ay ng namimingwit na naman ng mga isda sa sapa. Ito yung kanilang kuha. Nilagyan nila ng gata. Mapit tayo pagpaniod to, guys. Hapon na. Kaning kamot o pangita o sudan. Ito. Wow. Ang mga isda sa sapa. Araw-araw si Jason niya nanguha ng isda sa sapa kasi paunti ng tubig sa sapa, sabi nila, yun daw yung isda na manggawat yung isda, guys, dami. So ito, namingit sila. Nagsaing na naman sila ng kanin. Si Jisami naghugas. Ito naman si Charlene. Humana kaghugas, day. Tapos na daw siyang maghugas. Si Jisami ay kakarating, bago lang nakarating yung papa niya nang naghugas. Ang edad ni Jisami, pila yung edad, day? 7 imong edad. So, grade to. Nag-iisang anak si Jisame, guys. Kaya sabi ng mga magulang, mahirap ngayon magdami ng anak. Kasi walang klarong trabaho yung papa niya. Kung mayroong magpapatanom ng palay, kung ano-ano na lang yung maglilibor ng kahit anong trabaho, basta marangal. Yan ang sabi ng mga anak ko, guys. Kasi hanggang high school na lang sila. Graduate. Hindi na sila nakapag-aral ng kolehiyo kasi mahirap lang kami. Hindi, nag-aasawa sila. So, nagbukod na sila sa kanilang bahay. So, ganito na yung nangyari sa bahay nila. So, sabi ko sa kanila, magpapasalamat lang din tayo sa Panginoon. Kasi wala naman tayo na wala namang nangyari sa atin. Ang atin lang yung bahay natin. So magagawa pa tayo ng bahay. Kubo. Ito ako sa kusina namin, guys. Nagsasaing ako ng kanin. So yung ang problema naman ngayon, guys, kung paano namin mag-upload. Walang signal dito sa aming bayan or sa ibang bayan. Unahan sa among
lungsod, walang signal. So, paano namin ngayon ma-upload? So, plano namin, papapuntahin naman si Ate lang doon sa pinaka-city ng Bohol, sa Pagbilaran City. Iyo ko nga kung paano pupunta doon kasi mahal-mahal ang gasolina ngayon. Nadubli ang presyo ng gasolina natin ngayon dito, guys. So, pag magmo-motor, yung motor namin ay hindi pwede kasi hindi na yun. Daan na, guys. Luma na yung motor namin. Base hindi na yan makarating sa Pagbilaran. Yung multi-cab namin, guys, ay gas o gasolina. So, balak namin na papuntahin si Ate lang sa Pagbilaran bukas para doon maka-upload. At hanggang dito na lang tayo, guys.